Hi. Pag-uusapan naman natin ngayon ang tungkol sa pamumutla na sintomas ng mga aso. Madalas, napapansin ni pet owner na maputla o namumutla ang kanyang alaga sa pamamagitan ng kulay ng dila o sa gilagit. So, ano po ba ibig sabihin kapag namumutla at paano po ba ito ginagamot? Namumutla ang aso dahil either kulang talaga siya sa pulang dugo o ito yung tinatawag naming anemia o kulang yung dumadaloy na dugo patungo sa iba't ibang parte ng katawan o ito yung tinatawag naming poor peripheral perfusion. Ang pamumutla ng mga aso ay nagre-range po ito from simple to life-threatening ng mga sakit. Simple dahil katulad halimbawa ng mga pamumutla na dulot lamang ay malnutrition o kulang sa sustansya o bitamina ng alaga, no? O dahil sa mga bulati, mga pulgas at garapata. Sa kabilang dako naman, life-threatening katulad halimbawa ng pagkakaroon ng mga pagdurugo ng mga sintomas, no? Either external bleeding o internal bleeding man yan, no? So external bleeding, katulad halimbawa kapag nasugatan ng balat at may blood vessel na naputol, kaya magre-resulta talaga ito sa pagdurugo. Samantala, kapag internal bleeding naman, yun naman yung mga pagdurugo sa loob mismo ng katawan. Katulad halimbawa, kung merong internal organ na nagkaroon ng trauma o injury o di kaya merong cancer na nagdurugo sa loob ng katawan, so walang duda at sa malamang ay mauwi talaga sa pamumutla o anemia ang isang aso. Okay, so pangalawang life-threatening ng mga pamumutla ay itong hemolysis o pagkasira ng pulang dugo. Katulad halimbawa sa mga infection na dinadala ng mga garapata, ehrlichiosis, anaplasmosis, babesiosis. So ito po yung mga tick-borne diseases o mga sakit na dinadala ng mga garapata na pwede maging sanhi ng blood hemolysis. Maliban nito ay iyon pang ibang infection like leptospirosis. So isa sa mga komplikasyon sa sakit na ito ay hemolysis o pagkasira ng pulang dugo. So ito po yung mga halimbawa ng mga infectious diseases na nagdudulot ng pagkasira ng dugo na mauwi talaga sa pamumutla, specifically anemia. Okay? Bukod sa infection, meron ding mga cancer sa mga aso, lalo na yung mga cancer sa spleen na talaga namang nagdudulot po ito ng pagkasira sa pulang dugo. So nagkakaroon po talaga ng ganyan ang mga aso actually. At maliban sa mga infection at mga cancer na dahilan ng hemolysis o pagkasira ng pulang dugo, ay ito ding mga immune-mediated hemolytic anemia or autoimmune diseases. Matinding problema po ito sa dugo na kagagawa ng sariling immune system. Pangatlong nakakatakot na dahilan ng mga pamumutla ay itong problema sa bone marrow at sa kidney. Ito po kasi mga organ na ito ay napakahalaga sa paggawa ng pulang dugo. Kaya kung merong bone marrow disease o kidney problem ang isang aso, tiyak na magkakaroon talaga ng pamumutla o anemia ito. So, napakalawak po talaga ang kinukonsider kapag namumutla ang inyong alaga. Para ma-assist ang pamumutla, nagsasagawa ng physical evaluation ang doktor at initial complete blood count or ito yung tinatawag na CBC. Sa complete blood count, dito makikita kung normal o mababa ang red blood cell count. At kapag confirm na mababa ang red blood cell count o anemic talaga ang pasyente, ang sunod na gagawin ng doktor ay i-recommend niya mga akmang karagdagang laboratory para ma-confirm ang pinagmula ng pamumutla o anemia. Katulad halimbawa ng laboratory test to confirm tick-borne diseases o mga sakit na dinadala nga ng garapata. Blood chemistry to check for the kidney, ultrasound to check for spleen cancer, at marami pa. Depende sa tingin ng doktor na akmang mga karagdagang test na kailangan niyang gawin. Okay? Ang dami naman palang
kailangang gagawin, Dok? Hindi po ba pwedeng gamot na lang kaagad? Paano po ba ito ginagamot? O ano po ba ang effective na gamot sa pamumutla ng aso? Wala pong nag-iisang gamot para sa iba't ibang dahilan ng pamumutla. Mahalaga na malaman kung ano ang dahilan para maging effective ang isang gamot. Antibiotic kung infection, corticosteroids sa mga immune-mediated diseases or autoimmune, cardiac drugs kung sa puso, blood transfusion kung kinakailangan, at marami pa. Mabibili ba namin over-the-counter yung mga gamot na yan, Dok? Wala po bang alternative o home remedies? Well, hindi po ako nagpo-promote dito sa pagbili ng mga over-the-counter na mga gamot. Ano? So, kung as in, wala po talaga kayong pera pampa-vet o walang access sa vet clinic, ang makatwiran lang talaga na pwede niyong gawin ay una, okay? So, pagbibigay ng multivitamins at masustansyang pagkain, malay natin, baka malnutrition lang pala ang dahilan ng kanyang pamumutla, okay? Pangalawa, baka mabulati o marami lang palang pulgas o garapata ang inyong alaga, no? So, gawa niyo ng paraan na matanggal yung mga garapata at pulgas na yan. Papurgan niyo at bilhan niyo rin ng gamot pang pangkuto. Kung maputla at may kasamang pananamlay at iba pang mga simptomas, okay, so mabigat po talaga na idaan niyo pa rin ito sa home remedies. Pero again, kung wala talagang choice, walang pera, walang access sa vet clinic, then resort on natural home remedies na nga lang, such as rehydration. So tubig-tubig na lang na may halong electrolytes like orisol or hydrite. Or kung walang ganyan, maski asukal na lang, ihalo nyo sa tubig. Kung may honey at ginger tea, bigyan nyo rin, no? As a natural antibacterial, anti-inflammatories, and immunostimulant po ito. Take 5 ml per 10 kg body weight 3 times a day. So, ganun. Ganyan lang po talaga ang pwede nyong gawin kung home remedies lang ang kaya ninyo, no? So, hindi po ito ideal na paraan ng paggagamot, pero ang mahalaga dito na may ginawa po kayong tulong sa inyong alaga abot ng inyong makakaya at kapasidad. Samahan nyo na lang ng dasal na sana matibay ang immune system ng inyong alaga at malampasan nawa niya ang kanyang pamumutla. Okay, so sana may natutunan po muli kayo at hanggang sa muli. See you next time.